talaga. Sorry, guys. Alright. Joe, congratulations for your team. You're back in with the AC Spikers, and your team is in the semifinals. Your thoughts about this new team? Sobrang akong chinigaw ng coaching staff. Siguro sa tiwala nila sa akin na nagtatak sa puso ko na sa pagsisilbihan kong team na to, aayusin ko, babawi ako sa kanila. And nag-message ako ng pangako, papasok kami sa semi. So thankful talaga ako. Hindi lang to performance ko na Rachel ng coaching staff, buong management, buong sigla na ng fans. Okay, Joe has 13 points including 3 blocks, 8 digs, and 4 receptions. Hachok. And we have here Rachel and Ducky. She had 12 points. What can you say? Your partnership ulit ni Joe resulted to a semi-final stint for the HD Spikers. Muna-una gusto ko i-credit si Joe, si teammate ko, si coach ako. Kasi same with Joe, struggling din ako. Struggling ako 2 games before this and sa training. Pero sabi ko nga kay Joe, maniwala ka, iba tayo maglaro na pagdating sa teammate ka nalaman. So I'm super happy kasi never nawala ng tiwala yung coaching staff sa amin. Si coach Shaq, talagang kahit sa ensayo, tsinatsaga niya kami. And ipaparamdam niya yung tiwala niya. Kaya sobrang kanina sabi ko na talaga ayokong mag-give up para sa team ko kasi talagang grabe, pinagtrabaho ka namin. And ayun, sobrang happy ako with yung kasama ko lagi si Jones. Kaya alam mo yun, pag nandun kami sa loob, parang medyo kabisado na talaga. I mean, kabisado na namin yung kilos. Pero ang credit talaga sa buong team, hindi lang sa aming dalawa, sa buong coaching staff, sa buong signal, and nag-perform na. And we have here Coach Shaq De Los Santos! Yay! Coach Shaq, congratulations! Your team is in the semifinals with a 4-1 record. So, ano man sabi niyo na naitawid itong preliminary round ng PBL Invitational Conference? Siyempre, sobrang blessed and happy. Siyempre, yung team namin talagang sobrang nakakatuwa kasi yung lahat ng paano namin sila inaral, paano kami nag-prepare, naglumabas lahat, pero yung training namin struggling. Talagang ang hirap, parang dami na-adjust or whatsoever. Tapos kahit ako personally, parang sabi ko, ang wish ko na lang, may apply na lang lahat, yeah, lahat namin to sa game, which is yun. Kasi before this game talaga, dami mo mapasok sa isip ko kasi knockout game, one miss you die kapag ka talagang nag-give up kami. Pero mas nanaig sa akin yung tiwala ko and gaano ko kakilala yung mga players. Especially meron akong ganitong klase ng player, may leader talaga na kayang kontrolin yung team namin and then yung paano mag-perform. And meron pa kami plano. May plano pa kami kasi before pa naman magkakasama na kami. And yeah, another opportunity and blessing na magkakasama ulit. So, matrabaho namin lahat and like yung sinabi nila, hindi lang kami, hindi lang ako, yung coaching staff ko, siyempre yung signal management and yung sa mental coach namin, sobrang laking tulong para sa amin. Kaya eto kami ngayon and yeah, enjoy namin and magre-ready ulit kami sa next game. Alright, the floor is open for questions. Kay Coach siya, kay Rachel, anong, di ba nung nakaraang conference na miss yung semifinals, anong nagbago sa team ngayon kaya nakabalik na kayo? Siguro yung diba, una-una sinabi ko nga dati, naging deep yung core namin, kahit sino ipasok, ready. Tapos yung experience lang na ayaw na namin ulit mangyari yun. Yun talaga yung pinangahawakan namin na hindi kami yung iyak na naman, uuwi kami parang talunan. So yun yung mindset namin na hindi na natin uulitin yun. Paghihirapan na namin. Lagi sinasabi ni Coach, mananalo tayo pero paghihirapan natin. Kaya pinaghihirapan natin. So, Coach.
doon talaga yung mangyari sa amin as coaches. Kasi talagang unexpected din dahil sa naging performance namin noong 2022. But ang good thing, in-accept lang namin siya and naging challenge sa amin. Especially sa akin kasi chine-check ko rin everyday yung sarili ko kung ano ba yung pwede kong i-share sa team, sa mga players namin, even sa coaches na paano ba natin takarbohin mabuti ito. So, yun. And, yeah, siguro talagang alalim ng mag-iagubutan namin kaya natrabaho namin mabuti. Especially, siyempre, yung mga na-add sa amin players, ang laki nung factor nun. Yes, Joker, wala na lang si Coach training. Alam niya si Coach na nagtagumanin ka. May alam lang ang mag-inay siya. Nag-try si Coach maging mabahit, nag-try niya inintindi kami, pero dumating sa point na sabi, hindi ko na kayo inintindi. Kayo naman ang inintindi sa asan mo kami nag-isip. English, sinabi mo talaga tayo. Oo, oh, nakakabang. Ayun, yan naman. Ang good thing kasi, honest ako sa kanila. Ayoko na may tinatago na parang iintindihin lang kita o para lang mag-peace yung lahat. Eh, mas magandang transparent kami. And, kaya marami pa kami pagdadaanan and kailangan namin itong paghanggaan. Yes. Motivation. Thank you. Thank you. Ay, meron pa. Coach, ano lang masasabi niyo dun sa game plan niyo today? Kasi naka 12 blocks kayo and then CCC ang baba ng percentage, 11-40 sa attacks. Actually, lagi kami nag-uusap ng coaches. Sabi ko, sa height namin and sa quality ng players, kailangan ma-maximize namin even yung blocks namin. Kasi alam namin kaya naman eh. And talagang tinatrabaho namin eh. And sobrang thankful kasi pinilit talaga nilang gawin kung paano talaga blocking yung kalaban. And syempre alam naman natin na si Rundi na kung paano magtrabaho. So sobrang happy yung sa group namin na parang talagang tinrabaho nila kung ano yung dapat gawin. Even na kahit paano, kahit yung third set nag-struggle kami, pero yung pag-control dun sa laro nagawa namin. And yeah, yun yung magandang factor. So happy ako, syempre tumaas yung percentage ng blocking sa amin. Kasi syempre ako, kahit yung player ako, favorite ko na mag-block. Kasi kahit ikaw yung pinaka-main attacker ng team, kung mas stop kita, parang feeling ko mas okay ako kaysa kuma-attack ka. O, di ba kaya ka nang-stop? So, ma-share lang. Ang Rachel and Jovelin, nangyayari pinagsamahan on the off the court, nangyayari rin maging success, and ano yung feeling na ngayon, after ilang years na teammates ulit kayo ngayon, one step closer na ulit kayo sa success na yun dito naman sa team. Alam mo, nakakatawa kasi pag sa tingin na sasama kami ni Budoy, nakakapasok tayo. Huwag na mag-bragging. Alam, nakakapasok kami ng semis, nakakapasok kami ng finals. So, iba talaga yung laro ko pag andyan si Rachel. And siyempre, set self-proclaim ko na iba din ang laro ni Rachel. Kasi siguro, iba na din. Pag siya pag-andyan ko siya, feeling ko nag-boils down siya sa trust talaga kung bakit naging ganito kami. Kasi si Pucha, kwento ko na naman ha. 2019, kapag ko lang kami from PCLB, tanggap ko na hindi na ako makakabili sa national team, tanggap ko na wala lang kasi siyempre tumaba ako. Pero si Coach Shaq yung tao na mga nagtiwala sa akin na lumapit na balikaw, lago ko sa national team. So sinagod ko sa kanya, hindi ko siyang kamahitawa ako naman ang laki ng tiwala. Chubby lang. So ang sa Coach Shaq, hindi na maglaro. Tatulong nga sila sa akin, bakit sa signal ako, bumalik na yung nag-learn sa akin yung ibang team. Sabi ko, sanayin ako sa program ni Coach Shaq. Alam ko, tiwala ni Coach Shaq sa akin. Nandiyan sa Rachel and Travis. Ayoko nang simula pa ulit. So, siguro ito. Nag-boils down hand sa trust. Ayun, nasagot niya na lang. And, same lang. And sa mga itong big games nga na pa-elimination game sa inyo, nagkaba pa rin po pa kayo? Ilang beses sa mga pagkakas? Oo naman. Oo, nasa-struggle din kami. May challenges, may kaba. Siguro yung nagmamatter lang din yung communication. Alam mo yung maganda doon sa team namin. And sa amin din yung jobs. Pag kunyari ako nagsistruggle ako, as in, one week before this, and then yung ibang teams, lagi lang kami magkausap, the message ko yung si Coach, Coach, bawi ako. Siguro yung, ano ba, yung open yung communication, at saka yung, alam mo yung laro ng isa't isa, alam mo yung capability niya. So, sasabi mo, hindi naman, hindi ikaw yan, kaya mo yan. Or, pwede, kanina kasi sinabi namin yung jobs na parang, iba tayo pang maglalaro. Yung mga crucial ba? At yung si Coach Shaq, di ba? Yung tiwala niya sa mga senior niya pag papasok ng tao pag crucial. So sabi ko, iba yan. And sobrang happy lang ako dito sa panalo namin. Babahuni namin ito. Sobrang mahaba pa, nagsisimula pa lang. Okay, congratulations!